チャラーン。So hi guys, me again, Ray Gun, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, panibago episode na naman to ng Buy or Buy, which is Abenson. Dito sponsor na Abenson, pero baka naman po. Walaan nyo kung ano yung binili ko. Sikat na sikat siya ngayon. GMA Afford the Box. Yes, actually, hindi ko naman to personally money. Binili talaga ito ng tita ko. Tapos, naisip mong siya syempre ang gawa ng review since bago pa lang siya para to sa mga may balak bumili ng GMA Afford the Box. So, sana makatulong itong video na to. So, papakita ko syempre paano siya i-install, paano siya i-set up. Akala ko di talaga nila may di-deliver to. But, na-deliver nila and meron akong free voucher dito na free delivery on your first purchase. Ito yung first purchase ko pero hindi free delivery. Ang bilis din ang transaction niya. May shipping fee lang. Kasi, sa Shopee on Lazada is out of stock ng Afford the Box. And, yun lang, napansin ko din, syempre nag-research ako about this. Nag-try akong mag-resell, if ever, pero hindi siya pwede i-resell kasi price niya is only 888 lang, 888 pesos. Pero napapansin ko, sa mga distributor ng ganyan is same price, 888, pero ang laki ng patong. So, yun lang yung parang medyo, hindi ko naman sinasabing huwag kayong bumili doon. Syempre, part din yun ng kailangan din natin kumita ng extra. Pero, kung gusto nyo yung normal price, yung talagang, parang kung gusto nyo talaga ng 888 lang, ililink ko yung Abenson sa description box. Ililink ko na rin yung Shopee and Lazada, official store yun ng GMA. Sure kasi ako sa mga official stores, kaya ayun. Yun, pero yung nakasulat dito is tatlo pa lang yung available. GMA, GMA News TV, tsaka yung GMA Heart of Asia. Pero, once na in-scan, marami ka na rin yung mga kuwan channels. Kumakatok na din po ako sa mga brands or gusto magpa-review sa series ko na Buy or Buy. Contactan nyo lang ako sa aking email and pag-usapan natin yan. Bigyan nyo naman po ako ng extra income, ganun po. I-review ko naman po siya na honest review in my heart. In my heart. Enjoy nyo na lang ang moment na ASMR. Ayan, yun lang. So, ayan. Tcharan! So, ano nga ba ang GMA Afford the Box? Ang GMA Afford the Box ay isang digital TV receiver na ikinakabit sa analog TV para makapanood ng digital television broadcast. Panoorin ang paboritong Kapuso channels sa mas malinaw na digital display at plus other free-to-air channels in digital broadcast. Maaari maiba ang channel lineup depende sa lugar. So, yun nga. As of now, nandito ako sa Metro Manila and specifically Valenzuela City. So, papakita ko naman sa inyo ano yung mga channels na kasama niya and syempre yung setup. And as of now, ang coverage area lang niya is Metro Manila. Benguet, La Union, Pangasinan, Bulacan, Pampanga, Nebesia, Tarlac, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Rizal, Cebu, Bohol, Leyte, Davao del Oro, Davao del Sur, Davao del Sur at Davao del Norte. So, ayan pala yung mga coverage area ng Afford the Box. At features nito, multimedia player, tatry din natin yan syempre, personal video recorder, which is pwede nyo daw i-video yung mga favorite shows nyo, tapos not sure pa kung saan masisave. Meron din siyang EWBS warning sign, nationwide emergency warning broadcast system. So, kapag may mga siguro earthquake or kidlat, mga ganun mga kalamidad, magno-notif siya sa TV nyo. SOS, functional auto-on alert feature, which is yun nga, kapag may mga something na nangyayari malapit sa Metro Manila or sa Pilipinas, i-alert tayo sa TV. Digital display, tsaka info display enabled. So, ang suggested retail price niya is 888 pesos lang, one-time purchase only, at tsaka no monthly fees. So, yun, isang bayad lang na 888, wala ka nang babayaran monthly. Ay, ang maganda rin dito, kung may ganun kayong HDMI, mas malinaw niyong makakuha yung mga signals. June 26, 2020 yon. Yun yung founded niya. So, ito papakita ko sa inyo yung itsura ng box. So, ganyan lang siya. GMA Afford the Box. So, yung itsura niya, yung display niya. Tapos, may syempre may Kapuso logo. Yung mga additional features for the website. Pwede kayong tumawag dito for customer service 8 a.m. to 10 p.m. or may mga infos din sila dito. Tapos, GMA Afford the Box. Warranty niya is 1 year sa unit. Tapos, accessories is hanggang 30 days. Ibang informations. At sa likod, tulad niya, sample, mas malinaw at mas makulay na mapapanood. Ito dito. So, bubuksan na natin siya. Ay, may sealed siya. Meron siyang sealed dito. Hindi ko lang kung kita nyo. Pero,
Hindi siya basta-basta mabubuksan. So, make sure to check the sealed bago nyo bilhin. So, do not accept it's sealed is broken. Ayan, open na natin siya. Ito yung laman niya sa loob. Ayan. Meron siyang ganito, which is una yung remote. Ito yung remote niya. Next is itong RCA cable, yung tatlo. Pero kung meron naman kayong HDMI, much better yun na ang gamitin nyo. Indoor antenna. Always check kung nakasealed siya kasi pagbukas, baka ginamit na yan. So, ayun, may kasama siyang indoor antenna, which is ito. Hindi ko pa siya alam kung paano gamitin. So, ayan, ito yung ating stand na antenna. Yun, ito ang maganda dito. May kasama siyang AAA na battery for the remote. So, ang galing. Hindi na kayo kailangan mamablemang bibili pa. Naka-bubble wrap, so super ingat siya. Safe na safe sa box. Digital receiver. So, ayan, ito siya. Siyempre, yung warranty card from GMA mismo. Ingatan to dahil pag wala ito, wala ka ng one-year warranty. Quick installation guide. So, siyempre, first time natin mag-try nito. Kaya, babasahin natin to, hindi natin siya itatapon. Siyempre, yung user manual na kapag hindi rin natin alam, basahin lang natin ang manual. For initial review ko, sa packaging, yes, ang ganda, kompleto. May battery, yun yung isa din sa... Ang galing, may battery. Pero siguro, if ever, although siguro nagbigay sila ng ganito para sa mga lumang TVs, pero siguro suggest ko lang, if ever lang naman na mag-include na rin ng HDMI. So, 5 watts consumption siya. Welcome to VoiceOver. Ito ang inyong indoor antenna. Meron din siyang kasamang remote, tsaka 2 AAA battery, RCA cable for the mga lumang TV. Tapos, user manual. Siyempre kasama yan. Tapos warranty card, siyempre pinaka-importante to. Tapos the quick installation guide kasama yan. Ito ang kanyang unit, affordable box unit mismo. And yun lang, bye-bye. So lahat ito, lahat nito ay yun ang laman ng box. So yun nga, welcome to another voiceover. So i-install na natin to. Try muna natin yung indoor antenna which ilagay nyo sa antenna in, which ayan, iniikot-ikot ko. Tapos yung galing sa TV naman, ilagay niya sa ant 1 or antenna out pala, sorry. First time ko kasing mag-voice over ng mga ganito. Then after naman niya, saksak niyo HDMI cable niyo kung meron kayo. Pero kung hindi yung RCA cable, pwede rin naman. Pero syempre mas HD yun. So ayan, nagbo-boot na siya. Papakita ko sa inyo, ayan. Nagbo-boot na and lipat nyo yung TV nyo into HDMI. Kung HDMI ang gamit nyo, tapos ayan. Installation guide, ilagay nyo lang yung tamang city nyo for mga warning updates kasi importante daw yan. Kung saan city kayo, doon dapat ang warning updates. So ayan, pagka ano na, automatic na yan mag-scan, scan lahat ng channels. Pero as of dito kasi, hindi na-scan lahat kasi indoor antenna nga lang. So ayan lang na receive niya, but kung may antenna kayo sa labas, super much better siya. Mas madaming makaka-scan ng mga channels. So, ayan. Ito, ganyan. Yung linaw ng indoor antenna, medyo okay lang kasi, syempre, indoor nga since hindi makakasagap talaga ng antenna from outside. But, ito try ko din mamaya yung outdoor. So, enjoy nyo muna yung Encantadia. Ayan. Ganyan siya kalinaw as of indoor antenna. So, ayan, ganyan lang. Tapos, ayan, next naman, papakita ko sa inyo yung outdoor antenna. So, ayan, isasaksak ko na yung outdoor antenna. Ayan, ikot-ikot lang. Follow nyo ako sa Instagram, guys. Ganyan. So, ayan, C001, channel 1 yan means, ayan, super linaw, as you can see. Baka makapirate ako, pero huwag nyo po akong i-copyright, please. Pero, ayan, super HD na siya, promise. Mas malaking tulong talaga yung HDMI compared sa ipapakita ko on the next clip, which is ito. Ayan. Yan yung normal namin TV. So, super blurred. May mga gumagalaw-galaw. Masakit sa mata. So, super ganda talaga ng effect niya para sa akin. And, nagagamit ko siya sa mga ibang channels lang. Hindi lang porket GMA affordable. GMA lang siya, syempre. Tapos, next clip naman. Ayan. Ito ang GMA Heart of Asia. Hindi pa namin masyadong na-try, panoorin ng matagal na matagal tong Heart of Asia. But, nung trinay namin, ayan yung mga available na palabas. Sa Heart of Asia, ganun-ganun, ayan. Ayan, ganyan yung mga palabas doon. Tapos, ayan ang
HD niya since papakita ko rin sa inyo yung iba't ibang channels. Ito, may channel 11, GMA News TV, tapos TV5, Heart of Asia muna, tapos GMA ulit. Ayun, medyo hindi lang siya super okay pa sa signals kasi siguro since bago pa. Ayan, TV5, may TV5 din, syempre, may mga One Sport, ganoon, One News. Hindi ko alam kung super TV na ba, ay super signal na ba yung ganyan. Basta ayan, pinakita ko lang sa inyo. Tapos ayan, tinay ko din, ang galing din, may features din siyang subtitle, which is yung CC on, caption, basta yon CC. Ayan, meron din kasi yan sa YouTube, so nakita ko lang. So ayan, ang cute lang kasi pwedeng maglagay ng subtitles para sa mga, siguro mga pipe, para naintindihan pa rin nila yung palabas kahit walang sounds. Ayan, ganyan. So, yun. Tapos, sinay ko din siyang i-record. May record button yun dun sa remote. Tapos, ito ang makikita nyo. Dito nyo makikita. Punta kayo sa PVR. Ayan. Punta kayo sa GMA for the box files. Then, andun yung, ayan. Ayan yung ni-record ko. Sample lang yan. Hindi ko pa sure kung saan nasi-save yung mga sinisave nyo sa, ayan, yung mga nire-record nyo. Hindi ko alam kung ilan yung maximum gig. Pero pag nalaman ko or na-research ko, ilalagay ko naman dito sa screen. So, ayan, yun lang. Nire-record ko lang, trinay ko lang. And syempre, yung multimedia player niya, pwede siyang pang music, pwede siyang pang videos, pwede pang browse ng pictures. So, ayan, kompleto-kompleto. Hindi lang siya for signals, pwede rin siya magamit sa ibang way. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood ng voiceover na ito or pakikinig. And back to the video. And so, quick outro lang guys. Hindi ko na kasi na-outro since tinay ko muna ng ilang araw itong GMA Afford the Box. Pero para sa akin, as of 3 days, 2 days siguro, isulit na sulit para sa amin itong GMA Afford the Box. Dahil hindi lang naman GMA yung channels niya, maraming channels na available din. And alam ko, malita ako, magkakaroon din ng mga anime channels, pambata channels, ganun. Hindi ko pa alam yung tawag. Pero nag-research din ako about this. And kung may tanong kayo, nasagutin ko yun in the comment section. Pero kung sobrang dami yung tanong about this, gagawin ko siya ng panibagong video para sa mga tanong niyo about this. Hindi ako super professional para masagot ko yon. Pero as much as kaya kong sagutin. Pwede rin kayo magtanong sa akin on Instagram. Syempre, shameless plug at @reganfe. So follow nyo na ako doon. And para sa akin, yes, bike siya, bilhin niyo siya. Sulit na yung 888 nyo, no monthly fees. Hindi ko lang sure kung magkakaroon din sila ng mga extra payment para sa mga special shows. Hindi ko lang kung ganun din yon. Pero one-time purchase lang daw. So sana ganun nga. Pag may mga update siguro, i-update ko naman kayo ganun. So maraming salamat sa panonood ng video na ito. Kung nagustuhan niyo yung episode nitong buy or buy, comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong item or gadget kung may budget na pwede kong i-review dito sa series ko na Buy or Buy. And magpapag-review ako ng Sleek Skincare Rejuvenating Set 2 sa aking Instagram. So follow nyo ako sa Instagram dahil andun ako magpapag-giveaway. Sahod na tayo. Yun. So maraming salamat sa panonood. And yun lang. Follow my social media accounts, Twitter and Instagram at @reganfd. So yun lang. See you in my next video. Don't forget to subscribe to be part of the hashtag SCFam Growing Big and Strong Road to 10,500 tayo. Maraming salamat. See you in my next video. And don't forget, just keep on dreaming. Bye-bye.